Pumanaw na ang isa sa mga Pinoy Dream Academy dreamer noon na si Hansen Nichols. Ating alamin ang sanhi na kanyang pagpanaw at atin siyang mas lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents tunay na dahilan ng pagpanaw ni Hansen Nichols. A cancer survivor, si Hansen Sen Nichols ay isinilang at lumaki sa Burlingame, California sa kanyang Amerikanong ama at Pilipinang ina kasama ang kanyang kakambal na si Jansen. Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa University of San Francisco na may degree sa Bachelor of Science in Economics. Dahil na rin sa kanyang Phil-Am Spanish-Irish na lahi, si Hansen ay hindi bago sa kultura ng Pilipinas at sa industriya ng entertainment. Katunayan, kahit lumaki sa banyagang bansa, kinalakihan niya ang panunood ng mga pelikula at dramang Tagalog, kung saan ay sinusubukan niya panggayahin ang mga dialogues ng mga artistang Pinoy. Ito din ang naging daan kung bakit natutunan niya ang wikang Pilipino at hindi gaanong nahirapang aralin ito. Bata pa lang ay pangarap na ni Hansen na maging isang mang-aawit na nag-umpisa dahil sa madalas niya nakikitang kumakanta sa mga kasiyahan ng mga kaibigan at pamilya ang kanyang ina. Mayroon din silang singing machine kaya nagsimula siyang maglaro dito at kumanta ng mga awitin kahit hindi niya pa mabasa ang mga salita. Kinalaunan ay sumali si Hansen sa choir at nagtanghal sa mga lokal na pagtatanghal ng pag-awit. Maliban dito, naroon din ang kanyang determinasyon na pasukin ang Philippine showbiz. Garunpaman, ang pangarap niyang ito ay muntikan ng matuldukan dahil sa isang aksidente. Taong 2001 ang maaksidente ang minamaneho niyang sasakyan kasama ang ina sa freeway sa Sacramento, California. Bagamat nakaligtas sila sa matinding pinsala, sa kasamaang palad, isang pagsubok ang hinarap ni Hansen. Ilang araw matapos ang aksidente, napapansin niyang parang may bukol sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg, kaya naman agad siyang bumalik sa ospital upang ito'y masuri. Sa huli, ay na-diagnose siya na may papillary carcinoma o mas kilala bilang thyroid cancer at inabisuhan na sumailalim agad sa thyroidectomy, isang proseso kung saan ay kinakailangan ang pagtanggal ng buong thyroid gland. Dahil hindi siya kung makakakanta pa siya, halos hindi na sumailalim sa operasyon si Hansen. Ipinagbaliban niya muna ito upang bigyang daan ang kanyang huling pagtatanghal na nangyari kasama ang kanyang church choir. Matapos ang operasyon sa kabutihang palad, nagawang magsalita ni Hansen ng ilang salita nang magising siya. Ito ay kinagulat ng kanyang mga doktor dahil hindi inaasahan na makakapagsalita na siya agad. Aminado si Hansen na ang ma-diagnose ng cancer ang masasabi niyang pinakamalaking hamon na kinailangan niyang malampasan. Hindi ito isang magandang sitwasyon para sa isang katulad niyang nag-e-enjoy sa buhay bilang isang teenager. Nakaramdam siya ng sobrang lungkot na talagang gusto niyang mag-perform. Pinilit niyang maging matatag at harapin ang katotohanan ng pagkakaroon ng sakit na ito. Sa kabila ng pagsubok na kaya niyang manatiling malakas at maging isang mandirigma, tinuruan siya nito na magtiwala at ang sumuko ay hindi isang opsyon. Pagkatapos ng ilang serye ng mga treatments, ibinigay kay Hansen ang kumpirmasyon ng kanyang mabuting kalusugan. Buo pa rin ang kanyang tinig na siya nagbigay daan sa kanya na ibahagi ito sa iba. Living the Dream. Ang pangyayaring yon ay hindi nakaapekto kay Hansen. Katunayan, ang mahabang peklat malapit sa kanyang collarbone kung saan ginawa ang pagtanggal ng tumor ang paalala sa kanyang paglaban. Ito din ang nagbigay inspirasyon sa kanya na ipilit ang sarili sa mga limitasyon. Halos walang makikita na anumang bakas ng kanyang laban sa malubhang sakit at mas nagpursigi pa sa kanyang pangarap. Kung ang kanyang identical twin brother ay miyembro ng Screen Actors Guild in America at lumabas sa ilang mga TV show, pinili ni Hansen ang Pilipinas. Mas lalo ngang lumakas ang kanyang layunin na magtagumpay sa larangan ng showbiz sa bansa. Para kay Hansen, mayaman ito sa kultura at ang pagmamahal ng mga Pinoy sa pagtatanghal ay kakaiba. Walaan niya itong katulad at iniisip ang Pilipinas bilang kanyang tahanan. Kaya naman taong 2005 nang pumunta si Hansen sa Pilipinas upang subukan ang kanyang swerte sa larangan ng musika. Siya ay isa sa mga NCR star dreamers sa unang season ng reality show ng ABS-CBN na Pinoy Dream Academy noong 2006. Ngunit hindi siya pinalad na mapasama sa mga napiling scholar. Ang kabiguang ito ay hindi nakabawas sa fighting spirit ni Hansen. Bagkos ay gumawa siya ng paraan upang mahanap ang lugar sa music scene. Katunayan, taong 2007, pinakilala siya bilang isa sa mga miyembro ng boy band ng Sunday Musical Variety Show ng GMA na SOP, ang Take 5.
Katulad ng tunay na survivor, wala ka sa bakabularyo ni Hansen ang sumuko. Alam niya mismo sa sarili na darating ang tamang panahon para sa kanyang pangarap at handa siyang maghintay para rito. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, taong 2008, ay muli niyang sinubukan na maging bahagi ng Pinoy Dream Academy para sa ikalawang season ng kompetisyon. Si Hansen ang unang tinawag bilang isa sa mga iskolar para sa nasabing season kung saan siya ang bilansagang The Cancer Survivor mula Taguig. Sa pagtatapos ng semester sa akademya, nanguna si Hansen bilang ikapitong iskolar. Ang kanyang interpretasyon ng kantang Wala Kang Katulad na orihinal na inawit ni Ariel Rivera ay naging bahagi ng album na Scholars Sing Kayabyab. Ito ay isang koleksyon ng mga kantang isinulat ni Maestro Ryan Kayabyab na isinagawa ng mga top 10 scholars ng Pinoy Dream Academy Season 2. Hindi man nasungkit ang panalo, naging daan naman ang naturang kompetisyon sa pagbukas ng maraming oportunidad para sa karera ni Hansen. Hindi nga lang siya sa larangan ng musika nagpakita ng kanyang kakayahan, kundi maging sa pag-arte. Katunayan noong 2010 ay napanood siya sa ilang programa sa telebisyon tulad ng GMA drama series na Langit sa Piling Mo at sa Precious Hearts Romances Presents Midnight Phantom. Lumabas din si Hansen sa Sayaw sa Apoy episode ng Star Confession sa TV5 noong 2011 at sa isang episode ng Malaala Mo Kaya. Sa kanyang gwapong mukha, hindi naman nakapagtatakang maging suki din siya ng ilang magazine kung saan ay nariyan ang pagrampa niya sa mga fashion event. Bilang modelo, nagkaroon na rin ng ilang solo billboard si Hansen at sumabak sa ilang hosting jobs. Ganun pa man, mas pinagtuunan ng pansin ni Hansen ang kanyang singing career. Katunayan, bukod sa pagkakataon na makapagtanghal sa iba't ibang bahagi ng bansa, naging paborito rin siya para sa mga casino Filipino shows at nagtanghal sa mga branches ng Pagcor. Mula nga rito ay nabigyan naman ng pagkakataon si Hansen na may pakita pa ang kanyang galing sa kanyang first major solo concert na may titulong Hansen at the Metro noong 2012 na ginanap sa Metro Concert Bar, Quezon City. Ayon kay Hansen, palaging hamon para sa kanya ang kumanta sa harap ng maraming tao dahil iba-iba ang mga manonood pero kasabay nito ay ang kasiyahang kanyang nararamdaman. Mahalaga para sa kanya na makamit ang tagumpay bilang isang mang-aawit dahil ito ay magpapatunay na kahit na laban sa lahat ng hadlang, hindi niya pinayagan ang sino man na sabihin sa kanya na hindi siya makakakanta. Hindi siya sumuko at hindi nawala ng pag-asa, bagamat nagtagal anya ng kaunti bago niya ito marating, ngunit sa huli, nagtagumpay siya sa kanyang pangarap. Fighting Cancer Again. Nawala man sa showbiz, nagpatuloy naman ang presensya ni Hansen kung saan ay pinasok niya ang pagiging content creator. Sa pamamagitan ng kanyang videos, nagkaroon siya ng pagkakataon upang makakonekta sa kanyang mga tagahanga. Kadalasan nga rito ay patungkol sa kanyang masayang paglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Siyempre, hindi rin nawala ang pagmamahal ni Hansen sa musika kung saan ay nariyan ang pagbida niya sa ilan niyang mga awitin. Bukod pa riyan, nakakasama rin niya sa paggawa ng music cover at iba pang vlogs ang ilang OPM artist, particular na ang dating mga kasamahan niya sa Pinoy Dream Academy na sina Lizel Garcia at Bugoy Drilon. Ganun pa man sa kabila ng kasiyahang ito at sa pag-aakalang nalampasan na ng tuluyan ang hamon sa kanyang sakit, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling sumubok sa katataga ni Hansen. Sa kanyang YouTube vlog noong February 2023, sinabi niya na isa sa pinakamahirap na bagay na pinagdaanan niya sa kanyang buhay ay ang laban niya sa stage 4 cancer noong siya ay mas bata pa. Kasabay nito ay ibinunyag ni Hansen na sa pangalawang pagkakataon ay na-diagnose siyang may stage 4 cancer at ang marinig itong muli ay hindi mas madali. Umaasa siya na sa pamamahagi ng kanyang kwento, maibibigay niyang kaalaman sa kung ano ang dinadaanan ng mga katulad niya para labanan ang nakakatakot na sakit na ito. Pag-amin ni Hansen, hindi ito magiging madaling laban at magkakaroon siya ng mga ups and downs, hindi lang sa physical, kundi pati na rin sa mental. Ngunit umaasa siya na ma-inspire niya ang lahat sa kanyang laban at determinasyon na malampasan ito ng isa pang beses. Bagamat naroon ang takot, labis na mga pinagpapasalamat ni Hansen ang pagiging buhay niya at sa kakayahan na ipaglaban muli ang kanyang buhay. Dokumentado naman ni Hansen ang kanyang paglalakbay sa naturang sakit sa kanyang YouTube channel. Ang kanyang huling entry ay inilabas noong December 30, 2023 kung saan ipinakita niya kung gaano ka unpredictable at tricky ang pamumuhay na may cancer. Farewell, Hansen.
Sa loob ng ilang buwan na muling pagkikipaglaban sa cancer, tuluyan ang bumigay si Hansen. Pumanaw siya noong January 12, 2024 sa San Francisco, California. Ang kanyang pamamaalam ay labis na ipinagluksa ng mga mahal niya sa buhay, kabilang na nga yan ang mga kasamahan niya sa industriya. Isa nga sa masasabing pinaka-apektado sa paglisan ni Hansen sa mundong ibabaw, ang kanyang matalik na kaibigang si Bugoy. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang ilang larawan at videos na kasama niya si Hansen sa ilang huling araw nito sa mundo. Kasabay nito ang isang nakakaantig na mahabang mensahe patungkol sa kanilang pagkakaibigan. Ayon kay Bugoy, mahal na mahal niya si Hansen at sobra siyang pinagpala dahil nagkaroon siya ng kaibigan at kapatid na gaya nito. Ipinaalala ni Bugoy sa mensahe na hindi raw ito pamamaalam kay Hansen dahil alam niyang darating ang panahon na magkikita sila ng kanyang kaibigan sa langit. Lagi rin daw itong nasa panalangin niya at laging alalahanin ang lahat ng mga alaalang pinagsaluhan nilang dalawa. Ramdam din kay Rizal ang labis na kalungkutan sa pagpanaw ni Hansen. Sa kanyang post sa Facebook, inalala niya mga panahong pinagsamahan nila ng kaibigan na tinuturing niyang kapatid. Panghabang buhay anya niyang dalhin ang magagandang alaala nito sa kanya. Pinasalamatan din niya si Hansen dahil palagi itong andyan handang tumulong at kailanman hindi nang iwan ang kaibigan sa ere. Pinagmalaki naman ni Rizal ang pagiging strong warrior ni Hansen na kahit raw sumuko na ang katawan ng kaibigan, kitang-kita niya pa rin ang fighting spirit at positivity nito. Nais alalahanin ni Rizal ang masasaya nilang samahan ni Hansen. Anya, you will always stay in my heart and in my mind. Di kita kakalimutan. I love you, my sweet dear bro, our angel, Sen. Hanggang sa muli. Nagpaabot din ang pakikiramay sa paglisan ni Hansen ang singer si Clarice de Guzman. Ang dalawa ay matalik ding magkaibigan. Katunayan sa YouTube vlog na ibinahagi ni Hansen noong December 30, 2023, makikita pang bumisita si Clarice sa kanya. Sa mensahe, sinabi ni Clarice na mahirap mawala ng isang totoong kaibigan. Dito ay pinasalamatan niya si Hansen sa napakasaya at totoong friendship na anya panghabang buhay niyang papahalagahan. Pinapurihan din niya ang kaibigan sa kahanga-hangang paglaban nito. Anya, rest easy now kapatid. No more pain. No more struggles, our brother. I love you, Sen. Save a place for us up there. Sa langit na lang tayo ulit mag-wine night. Mukbang, kwentuhan, kantahan at tawanan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang kanyang kapwa PDA scholar na sila Arnie Lozada ay pinahayag din ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ni Hansen sa Facebook post nito. Anya, rest in peace, Hansen. You fought courageously and I am proud of you. Ilan pa sa mga celebrities na nagpaabot ng pagkikiramay sa pamilya ni Hansen ay sina Mark Bautista, Marlo Martel, Eric Santos, Michael Pangilinan, Jed Madela, Gary Valenciano, Arnold Pineda, Glock 9, Chris Lawrence, Kimboy Feliciano, at Donita Rose. Rest in peace, Hansen Nichols. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!